Hello there! Welcome back to my channel. Welcome to Live, Love, and Learn with Mommy Isa. So, narito ko ngayon sa kubo namin and I'm here to share with you kung ano-ano nga ba yung mga 5 common struggles ng isang baguhang YouTuber or vlogger like me. Live, Love, and Learn. Siyempre sa simula, no, hindi madaling maging vlogger. For sure, marami sa inyo ang naiinganyo, marami sa inyo ang nai-inspire o nai-encourage na maging vlogger, but honestly, hindi siya ganun kadali because you will be facing and encountering many struggles at I have to admit na nahihirapan din talaga ako sa simula. So ano-ano nga ba itong mga common struggles ng mga baguhang mga YouTubers? But before we continue, please give this video a thumbs up and subscribe and also hit the notification bell so you will be updated sa mga susunod pa nating mga videos. So let's get on with our 5 top problems or struggles na kinakaharap na isang bagong YouTuber or vlogger. Number 5 is the content. Yan, panigurado, karamihan sa inyo mga lahat ng mga vloggers, ano, lahat ng mga YouTubers nagsimula sa content. Kasi nga, once you start vlogging, mag-iisip ka ngayon, ano nga ba ang gusto kong i-vlog? Ano nga ba yung niche na gusto kong pasukin? Ano nga, saan ba ako magaling? Ano ba i-vlog ko to? Will this about beauty vlog? Will this be about cooking? Saan ba ako magaling? Ano bang pwede kong ipakita sa ibang mga tao? Ano bang pwede kong ma-share? Ano bang talent or skills meron ako? Or gusto ko lang maipakita kung ano yung ginagawa ko sa araw-araw? May gusto ba akong ituro? So, when it gets to content, this is the number one na struggle ng isang YouTuber or vlogger. Ang unang tanong ay, what am I going to vlog? Ano nga ba itong i-vlog ko? Diba? Each YouTuber may kanya-kanyang mga niche. For example, if you're really into a beauty or fashion, then you can vlog about makeup, about fashion sa mga pananamit. Or if you are into sports, or if you are into gaming, that's another niche, ano? Parang sa akin naman, my niche is halo-halo actually, mix yung akin. Kasi kung mapapansin ninyo, I have my lessons, the lessons that I teach in school, and then I also have nursery rhymes, I also have videos taken from the Bible. So, para sa akin, halo-halo yung niche ko. But it's okay, as long as you can come up with a niche na alam mo na confident ka kung paano mo ito ma-deliver. That's number 5. Top 4, equipments and editing. So, isa sa mga struggle din ng isang vlogger ay ano-ano nga ba yung mga tools or ano-ano nga ba yung mga materials na kailangan niyang gamitin. Kung if you are fortunate enough to acquire or purchase ng mga high-end ng mga cameras or makumpleto mo yung set mo for vlogging, then good for you. But there are those na talaga naman nagsastruggle kasi nga wala naman silang budget para makabili ng mga materials or mga equipments. There are many aspiring vloggers and YouTubers na they do not have enough budget or fund para makabili ng mga gamit nila. Ang ending ay they just use their cell phone. Just like me right now, I'm just using Samsung S7 right now. But I'm hoping and praying na later on, pag naging successful ako, ay makabili rin ako ng ibang mga materials sa kakailanganin ko. Like a tripod, I'm also dreaming na magkaroon din ng condenser set so that makakanta rin ako ng maayos. So for now, syempre, sa mga baguhan dyan yung mga 2 YouTubers na alam mo na medyo kapos ka pa ngayon, sige lang, tiis-tiis lang. Just maximize lahat ng mga magagamit mo sa bahay ninyo or any other gadgets na pwede nyong gamitin. It's okay. Kasi mas importante naman syempre yung delivery mo and yung content. Sometimes kasi kahit gaano kaganda yung mga equipment na ginagamit mo, pero yung content mo naman ay hindi gano'n na hindi ganun ka-meaningful o hindi naman talaga nakaka-catch ng attention. So, wala din ano. But of course, it really matters kapag maganda rin naman yung equipment na gagamitin mo, yung mga materials or gadgets na gagamitin mo. And at the same time, isa pa sa mga struggle nila ay yung editing. Ayan. So, napakarami rin mga baguhang YouTubers na nagsasabi ng, paano yun ako marunong mag-edit? Ang hirap-hirap mag-edit. Ayan. Pero syempre, lahat ng mga bagay, if you really want to do it, then mapag-aaralan siya. Napakarami na nating tutorials sa YouTube
about editing using the different apps like KineMaster. Ako naman sa akin, I use Filmora. And then yung iba naman, Premiere. Adobe Premiere, Premiere Pro, ano? So, whatever you can use, ang kailangan mo lang ay determination and tiyaga na mapag-aralan ng app na yan so that you will be able to edit your own videos. Top 3. Ito naman, isa sa mga pinaka-importante rin ay ang subscribers. Siyempre, no, we need to meet the requirements to become YouTube partner. And that would require 1,000 subscribers. So, if you're just a starter, it will be a real struggle. Lalong-lalo na kapag wala kagaan ng mga friends. Sino bang una-una natin kasing ini-invite? Siyempre, we invite first our families. And then, yung mga family, mga relatives natin. And if you have classmates or mga batchmates mo, yung mga close friends mo, we all start from that small circle, ano? And then, habang tumatagal, nag-iisip ka pa, sino pa kayo pwede ko ma-invite? Ayan. And then, you meet many friends. Along the way, habang tumatagal, you meet new friends sa YouTube, sa Facebook. Ang iba naman, karamihan naman sa ibang mga new YouTubers naman, they meet friends in Facebook na kung saan they are able to agree na they're going to support one another through watching, through subscribing your channel, like that. Getting subscribers is one also of the struggles of new YouTubers. Pero syempre, pag nalampasan mo na ang 1K or ang 1,000 subscribers or 1,000 bananas, then good for you. At alam ko naman na lahat ng mga aspiring YouTubers, if you have the determination or matyaga ka, ay kakayanin mo talaga yan. Top 2. So now na-meet mo na ngayon yung 1,000 subscribers. Ano naman ang next struggle natin? Syempre, ito yung watch hours, which is 4,000 hours. Imagine na napakaraming minuto, napakaraming oras kung iisipin mo. Isa to sa mga struggle ng mga bagong YouTubers. Kasi nga, kailangan na maraming manood ng content mo, maraming manood ng videos mo so that you will be able to achieve that 4,000 watch hours. And isa sa mga malaking bagay na makakatulong para makaabot ka agad ng 4,000 watch hours is make sure na may quality at maganda yung content mo. At syempre, medyo mahaba-haba para syempre naman lahat ng mga manonood ay they will take time to watch your videos at pag natapos nila, of course, malaki yung tulong niya sa watch hours mo. So, that's one of the biggest struggle actually sa mga baguhang YouTubers, sa mga hindi pa nakaka-graduate dyan. Ayan, parang isa na ako doon, ano? Okay. So, please watch my videos para makagraduate na rin po ako. Thank you! Ayan. And Number one struggle ng mga small YouTubers. Syempre, kapag nakagraduate ka na, you're able to meet the 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Syempre, kailangan mong i-maintain. Ayan, ibig sabihin, kailangan tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-upload ng videos. Kailangan marami ka pa rin maging subscribers, maraming views, ibig sabihin marami rin na manonood ng videos mo. So that you will be able to achieve naman yung expected requirement ng YouTube para syempre masweldohan ka. Para syempre mag-gain ka o mag-earn ka. Kasi kung gumraduate ka na nga, pero you will not work it out, natitigil ka na lang, you will stop uploading videos, or you will just upload videos once a week. So, medyo mabagal siya, mahina siya, baka matagalan bago ka pa maka-earn. So, these top 5 common struggles na isang YouTuber and or vloggers like me are just my opinion. Maybe some of you have other ideas kung ano pa ba yung ibang mga common struggles ng mga baguhang YouTubers. But then, always remember to think positive. Kailangan maging mindset natin, nakakayanin natin to. Do not give up kung if you are encountering or facing these trials or these struggles, huwag kang mag-give up kasi kakayanin mo yan at kakayanin ko rin yan dahil ginagawa at kinakaya ko rin siya ngayon. Okay, so thank you for watching. Please don't forget again to like this video and subscribe and hit the notification bell. And please stay tuned to my other videos. Thank you so much for watching. Bye. Live, love, and learn.